Ang Molo Soup is a Filipino clear soup which has a very clean taste. This one originated from the Molo district in Iloilo. Gumagamit tayo dito ng wonton wrappers and we use ground pork, ground chicken or ground shrimp and we turn it into a dumpling. Masarap tong kainan lalo na pag umuulan at napansin ko lagi pa rin umuulan ngayon kaya naman I decided to recreate this dish. Gusto niyo bang matuto kung paano gawin ang aking Molo Soup a la Chefmom Rosebud? Continue watching this video to learn how. Pero bago ako magsimula, of course, mga ka-Cheffies, don't forget to press the like button so more people can watch this video. And of course, i-share nyo na rin because sharing is caring. And if you're new to my channel, hello everyone, I am Chefmom Rosebud. Let's start cooking! Okay mga ka-Cheffies, magluluto na tayo. Pero first, I have to call one of the guests na lagi nagpupunta dito sa aking kusina dahil dito naman siya nakatira. Walang iba! Sasamahan ako ulit ng aking bunsong anak na si Kaden! Hi mga ka-Cheffies! Ayan, o mga ka-Cheffies, kasama ko ulit si Kaden no sa mga matagal nang nanonood ng aking YouTube videos, ng aking YouTube vlog. I'm sure eh, nakikita niyo si Kaden, maliit pa ngayon, ang laki na niya. So, today you'll join me, even for a while, okay? We'll have fun in the kitchen. We'll be cooking Molo Soup. So, katulad na sinasabi ko sa mga ka-Cheffies natin, this is a clear soup with a very clean taste. Mahilig ka sa ganun, hindi ba? Yung parang mga tinola, yung mga ganun, hindi ba? Ayaw mo nung masyadong flavorful. Okay, so una natin gagawin ay yung ating dumpling. Okay? So, tulungan mo muna ako, Kaden. Lagay natin yung mga ingredients natin dito sa bowl. So, ako na maglalagay nito. We're using ground chicken. Kanina sinabi ko, you could use ground pork, ground chicken, ground shrimp. Pwede nyo rin pagsamahin yun. Yung usually, pork and shrimp pinagsasama yan. So, we have here the ground chicken. O, dali mo sa akin yung onions. Alin ang onions dyan? Alam mo pa ba? Dito, pili ka dyan. Alin ang onions? Ayan. Oo, kasi ang tagal mo nang, no, bring the bowl to me. Don't touch it. O, lagay mo na dito. Put it all here. Ayan. Ideally, white onion sana. Pero alam nyo naman, walang mahanap na white onion ngayon. So, you could also use red onions. And then, wait lang, Kaden. Oh. Get the, yes? I found your old YouTube channel. Yes, you found my old YouTube channels. No, my YouTube videos. Like, nung quick fire pa. Yes, quick fire. Sabihin mo sa kanila, panoorin nyo rin yun. Sabihin mo, panoorin nyo rin yun. Say it na. Watch it also, please. Sabi mo. Also, please. Nahihiya siya mag-Tagalog. Okay, lagyan na natin ngayon yung ating cornstarch. Okay, then put it. Come on. Cornstarch. Okay, and then we have egg. So, this will be our binder or what will bring this dish together. You want to crack it? Oh, crack it here. Ayan, hindi na kasi nagjo-join ng ganito, Kaden. I'll show you how. Ako na lang magka-crack. Crack it here, and then open it. So next time, you know how, ah. Oh, wait. Oh, you stir it first. Give it a quick stir. Come on. Break the egg yolk. No. Ayan. Ayan. Go. Come on. Stir it. There. Thank you, Kaden. Oh, put the fork down and place it here. No, no. Put the fork down and place the egg inside the bowl. You're teasing mommy. Come on. Ayan. Kasi hindi na nagjo-join kay mommy pag nasa kusina. Hindi na alam ang gagawin. And then the oyster sauce, put it here. Here? Yes. Okay. Put it all there. Sumutin natin, anak, kasi sayang yan. Andyan yung flavor. So all we have to do is just mix this all together. So mga ka-Cheffies, you could actually involve your kids sa inyong pagluluto like this. Kahit sa preparation lang para, you know, it's an additional skill, di ba? At saka yung mga naririnig ko na natututo magluto, yung mga magagaling magluto, usually they would say talaga that they would get their influence from their parents or from their lola or lolo na nagluluto sa kusina. So it's always nice to involve your kids sa ganito mga preparations. Just to get them started, get them curious, di ba? Okay, at habang si Kaden ay nagmimix, meron na rin ako dito ang pinakukuluan na manok sa ating pot. So this has onions, carrots, and celery with our chicken breast. Meron din siyang salt and pepper. Para ito na yung gagamitin natin for our chicken broth later. Kung wala kayong time na gawin yung sarili yung chicken broth, of course, you could use yung mga powdered ones. Pwede rin yung mga nagbibili sa grocery or yung mga naka-cube. So this is what we'll use for our broth later.
takpan ko muna. Hayaan muna natin siyang mag-simmer para mas lumasa pa yung ating broth. Okay, at this point, pwede na yun, Kaden. We could now season this with some salt and pepper. You wanna help mommy? Okay, go. Salt and pepper. Okay, dito, yan. Yan, salt and pepper. So, pagka properly combine yung ating ingredients, we could now place it into our wonton wrappers. I'll show you how to do it, Kaden. Okay, eto na, nakatakip siya ang ating Molo wrapper. So, this is the square one. We cover it once you take it out from the packaging. Make sure that you cover it kasi pag hindi, titigas to. So, may hirap na nating magamit. So, I'll show you how to do it, Kaden. Excuse me. So, you just get a teaspoonful here, Kaden. And then, we'll place it in the middle. Okay, drop it like so. Tapos, we will wet the sides. So, parang ang gagawin natin, we will seal this. Make sure that all sides, naka-diamond siya, di ba? We will seal this. Is it used for like entertainment or like... It's for entertainment and for learning. Okay. Why? I was about to say, is it entertainment or for like practicing to cook this? Of course, entertainment and for cooking, for learning how to cook, di ba, mga ka-chefies? So, naka-triangle na siya, Kaden. Now, lalagyan natin dito sa gilid. Lalagyan natin. So, we will also cover it like so. Ayan o. Nakaganyan. See? Make sure lang na talagang nakaseal yung sides. Kasi ang nangyayari, when we drop it in the water, pag hindi siya properly sealed, bubuka siya. Lagay ko sa middle, ha? O, ikaw mag-wet nung sides. Come on. Use your finger. Just one finger. And then, lagay mo yung mga sides. Seal mo. No, honey. Katulad ng ginawa ni mami. Ganun. Okay. Honey, one finger lang. Nilubugin mo. Daliri. One finger lang kay... Tama, hindi ka kasi nanonood nung ginagawa ko eh. Pay attention para you will learn how to do it. O, go. No, I'm looking at the camera. No, honey. Just one finger. Okay. Dito, ayan o. Wala pang... Ito, ayan, hindi pa siya wet. Ayan. O, then we will fold it in the... O, fold mo pa triangle. Yeah, fold it in a triangle. Like this one? Ano mo muna? Wipe your hand. Pag ano no, honey, i-overlap. Pag ano no? Okay. Pakita mo naman sa mga ka-chefies natin na marunong ka. Oh, go. Okay. There we go. Oh, there we go. Diba, naka-triangle na. Oh, babasain mo ngayon yung gilid dito. Basain mo to. Basain mo yung gilid. Honey, just one finger. One finger lang. And then you... Fold it like this. Fold it like this and like this. Honey, careful oh. Hindi siya nakaseal eh. Do you wanna try another one? No. No, okay. Wag na nga rin. pumunta ka na muna doon, anak. Ako na muna magagawa nito. I want to play piano. Wag ka mag-piano kasi mag-video pa si mommy. Okay? Gagawin muna na mommy to. Ay, say bye-bye na muna itong mga ka-chefies. Bye, mga ka-chefies. Ano gagawin mo? Magpa-play ka muna? Or what? I'll watch, but after you shoot, I'll just play. Okay, sige. Okay, watch na muna siya doon. Ako na muna magpapatuloy nito. So, wet the sides. Ayan. And just close it like so. Make sure that the sides are sealed properly. There. And then, you wet the other side here. And then, fold it over. So, this is our last dumpling. Lagyan na natin siya dito sa ating plate na covered rin para hindi siya titigas, mga ka-chefies, okay? So, set aside muna natin to. Gawin na natin yung soup. Okay, now we proceed with the soup. Siyempre, kailangan muna natin tanggalin yung ating chicken breast from our pot. Ayun, medyo ano na nga siya eh, huh? Lagyan natin dito. So this one, yung ating chicken, we will be shredding that. Pangsasahog natin siya, syempre, sa ating masarap na molo soup. Oh, ayun. Ayun siya. May mga napasama. Celery. Ang bilhin natin yan. Okay. Okay, this is shredded already. We will set this aside, lagyan natin sa bowl, and then we continue cooking. Okay, let's make the soup. So again, another pot.
Let's just put a little bit of oil sa ating pot. Just enough to cover the bottom of your pan. Okay, now we add in our onions. Ayan, sakto, mainit na. And then our garlic. Lahat, taktakin natin yan. Malamang bilihin ngayon, mga ka-chefies, anong masasabi nyo? And we have to make sure na marunong din tayo mag-budget, mga ka-chefies, kasi nga, medyo tumaas ang mga presyo ng bilihin. Okay, now we're gonna be putting our shrimp. This is peeled and deveined already. So, lutuin lang natin siya hanggang mag-turn into bright orange. So, itong prawn na to, syempre pampadagdag din ng flavor. And at the same time, gagamitin ko siya for plating later. Diba? Maganda kasing merong buong hipon. Season na rin natin siya with salt and pepper. So, for this dish, I'm using white pepper kasi this is a clear soup. So, we don't want the black specks of the pepper kasi baka yung iba isipin eh, dumi yun. So, usually pag mga clear dishes, ayan, we use white pepper. Good. So, let me just take out siguro mga 3 pieces for our plating later. Tapos, yung mga matitira, syempre, nandito lang din sa ating pot para talaga namang mag-is-mas flavorful ang ating soup. Okay. And then, we add in our shredded chicken. Nakita nyo naman, di ba? Panalong-panalo tong molo soup na ginawa ni Chef Mom. Maraming sahog. Ayan. Okay, at this point, we're gonna be adding our stock. So, meron ako ditong strainer. Diretso na. Para hindi na tayo mahirapan. Ayan, diretso na natin dito. So, the strainer is just to take away, syempre, para hindi sumama yung ating mga onions, ang ating carrots and celery. Pero yan yung mga nagpasarap dito sa ating stock. Ayan. So, we will just let this boil and simmer para talagang maging mas malasa yung ating soup. At lalagyan na natin ng patis. Syempre, pag mga Filipino dishes, kailangan meron tayong patis na pampasarap. Let's season this also with some pepper. So at this point, I'll just cover our pot para lang kumulo siya. Tapos pagkat kumukulo na, babalikan natin. So ito na mga ka-chefies, kumukulo na yung ating sabaw. Pwede na natin ngayong hinaan ang ating apoy to a low simmer. So just lower the heat. Ayan. At this point, I just want to try the soup kung tama na ba yung lasa niya. Love it. Sarap na. Perfect na to ah. So at this point, we're now gonna be adding our molo. Yung ating dumplings na ginawa kanina. So just drop it here sa ating sabaw. And then we'll just continue cooking this for like around 5 minutes lang, maluluto na yan. Or once you see na lumutang na sa ibabaw yung ating mga dumplings, then it means that it's cooked. So again, make sure na simmering lang yung inyong sabaw. Dapat hindi boiling kasi baka mamaya pag boiling eh, madurog yung ating mga dumpling. Ang dami nito ah. Ayan mga ka-chefies, lumutang na yung ating dumpling on the top. Ibig sabihin yan, luto na. So, lagyan ko lang siya ng spring onions for finishing touches. Okay, haluin natin. Ayan, pampalasa rin yan. At pwede ko na itong i-plate. Ito na mga ka-chefies, ang moment of truth. Titikman na namin ni Kaden kung pasado ba sa panlasa niya ang aking molo soup. Pero bago namin tikman, ano gusto mong sabihin sa ating mga ka-chefies? If you enjoyed watching this video, please like, share, comment, and subscribe. Ayan, thank you so much Kaden for joining me today. Tikman na natin mga ka-chefies. We hope that you enjoyed watching today's video. Oh, tikman mo na yung soup.
Tell them. It's good. It's good. Mmm. Natanggal pa yan. Tikman ni mami. Lapit ka dito. Titikman natin syempre yung dumpling. Ayan na. Oh, that's the same one. Yes, wait. It's gonna be hot. It's so good. Yummy. It's a little bit hot, but it's so good. Thank you, mga ka-Cheffies, for watching this video. Join me again next time. Bye! Bye! Tumutulo-tulo pa.